ng mga tao may kaganapan ng buhay, sumasaksi sa pag-ahari ng Diyos sa buhay, ng misteryo Paskwal sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, kasama ang mahal na ina, ang Birheng Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautosan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, yamang marami ang nagmamapuri tungkol sa mga bagay na makalupa, ako man ay magmamapuri. Kung may nakapagmamapuri, ako'y makapagmamapuri din. Ako'y nagsasalitang tulad ng isang mangmang. Sila ba'y Hebreo? Ako man. Mga Estrelita ba sila? Ako rin. Lipi ba sila ni Abraham? Ako'y gayon din. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong waring isang baliw, ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking pagpapagal, makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming beses, at madalas na nabingit sa kamatayan. Makalima akong tumanggap ng 39 na palo mula sa mga Hudyo. Tatlong ulit kong naranas ang hagupitin ng mga Romano, at minsang binato. Makaikatlo kong naranas ang mawasak ang barkong sinasakyan, at minsay maghapot magnamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nasuong ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo, at sa mga hintil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga mapagkungwaring kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw.
Natikman ko ang maginaw, ngunit wala man lamang balabal. Bukod sa lahat ng iyan, inaalala ko pa araw-araw ang mga simbahan. Kung may nanghihina, karamay nila ako. At kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang kalooban ko. Kung kailangang ako'y magmapuri, ang ipagmamapuri ko'y ang aking mga kahinaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Panginooy, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi, dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sina'y iniligtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Magsitayo po ang lahat. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay ang mga kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang tanga at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Kamusta po? Okay lang? Kaya pa? Okay. Pero maganda po yung mga
binitiwang mga salita ng Poong Jesus Nazareno sa atin. Simulan ko sa pinakadulo. Diba, no? Ang sabi nga doon, kung akala mo o kung ang ilaw na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan. Tapos, sabi niya, ang mata ang pinakailaw ng katawan. Sinundan ito, no? Pabalik lang ako, no? Ang ipunin natin ay kayamanan sa langit. Huwag mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dahil ang kayamanan dito sa lupa, nawawala. Kinakalawang. At pwedeng nakawin. Yan. Naintindihan po ba? Eh, bakit tayo hingi ng tulong sa Nazareno na sana po tumama kayo sa loto? Kasi po, no, para bang ang tingin natin, kailangan makita natin ano ba talaga ang makakapagpasaya o magbibigay ng ligaya sa tao. Ang paningin kasi natin ngayon, ang nagpapasaya sa atin ay kung marami kang pera, kung marami kang kayamanan. Yun ang pagtingin natin sa buhay, sa mundong ito. Nakakuha po ba? Hindi ko sinasabi at hindi sinasabi ng Diyos, huwag ka nang magtrabaho, huwag ka nang kumilos, huwag ka nang magsikap. Hindi sa ganon. Kasi, di ba, kung magsisipag ka lang naman talaga, kung magtsatsaga ka lang talaga, aasenso ka. Kaya lang sa atin, ang tingin natin, gusto natin lagi instant. Gusto mong yumaman ng biglaan, gusto mong yumaman ng hindi ka nagpapagod. Di ba, sa karanasan naman ng karamihan sa atin, at kahit yung nakikita natin, huwag mong kaingitan, ha? Huwag kang maingit sa nakikita mo sa paligid mo na may kotse, may kondo, ano pa ba? May resort, bahay at lupa, nakakapag-travel. Kaya mo rin yan. Makukuha mo rin yan. Pagtsagaan mo lang. Huwag mo nga lang ipantay doon sa nararanasan nila. Kasi pag ipinantay mo ang iyong sarili doon, hindi ka magiging masaya. Kasi sa pagninilay ko po, no? O kahit sa pag-aaral ng mga psychologists, no? Kahit yung mga taong mayayaman na, sobrang yaman na talaga, no? Hindi pa rin talaga mabibili ng kayamanan ang kaligayahan ng tao. Hindi nga mabibili ng kayamanan yung kalusugan, eh. Diba? Marami ng mayayaman ang namatay dahil sa virus. Pero ang tingin kasi natin talaga sa mundong ito, pera ang magpapasaya sa atin. Hindi madadala sa langit ang pera. Pero sa pamamagitan ng pera, pwede kang mapunta sa langit kung gagamitin mo ito sa tama. Kung gagamitin mo ito sa iyong kapwa. At yun yung nakakapag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Pumalakpak po ang nangangailangan ng pera. Konti na lang pala nangangailangan ng pera. Sige,
Pumalakpak ang mga mukhang pera. Wala. Kailangan natin ng pera, pero huwag tayong magmukhang pera. Pag sinabing magmumukhang pera, yung handa kang ipagkanulo ang isang tao, handa mong ibenta ang isang tao, handa kang gumawa ng kamalian para lamang sa pera. Eh, sa panahon ngayon, di ba, no? Unti-unti, naririnig natin, no? Kasi yung mga magkakaibigan, dahil sa politika, nag-aaway-aaway na. Kasi iba na rin yung pagtingin natin ngayon, eh. Sana maibalik natin sa tama na ang mga politiko ay naglilingkod para sa bayan. Hindi ka pumasok ng politika para magpayaman. Politics is business sa ngayon, ang pagtingin ng marami. Pero sana, kung gagamitin natin ng tama, yung liwanag na ibinigay sa atin ng Diyos, makikita mo yung kagandahan ng politika. Eh, tayo din naman, di ba? Marami sa atin, dahil lang sa pera, kala natin, yung isang araw na papapasaya tayo, sayang ang 1,500, sayang ang 3,000, sige, siya na yung iboboto ko, isang araw ka lang lumigaya dahil sa pera. Pero 3 taon, 6 na taon kang gutom. So, sana po, no, sa inyo po lahat na naririto, maging yung mga nanonood sa online, minsan talagang hahangaan din naman talaga. At you know, may mga bashers, pero marami po ang humahanga sa inyo sa pagpunta dito sa Quiapo. Kasi talagang hindi nilang maintindihan bakit kahit buwis buhay, kahit may virus, pupunta at pupunta ka ng Quiapo. Kahit nga isarado ang simbahan, pupunta at pupunta ka ng simbahan ng Quiapo. Kahit nasa initan kayo dyan sa labas, kahit minsan nakakarinig kayo ng mga hindi magagandang salita, pupunta kayo dito. Bakit? Kasi alam nyo, para sa inyo, kayamanan na maituturing ang inyong pagdidibosyon sa poong Jesus Nazareno. Dahil nakikita ninyo ang hindi nila nakikita na ang pinakakayamanan ng tao ay ang Diyos. At yan ay nakikita ng mga tao sa bawat tumitingin sa imahin ng poong Jesus Nazareno na kahit anong mangyari, hindi mawawala, hindi maaagaw, hindi mananakaw kahit sino paman. Yan yung nakikita natin dito. Yun ba talaga nakikita ninyo? Kaya talagang pagtitiisan ninyo, no? Pagtitiisan ninyo. Katulad ni San Pablo sa kanyang mga, sa kanyang sulat, di ba, no? Kung mayroong marami po yung mga nagyayabangan, papasikatan, no? Sa social media, ito yung kanilang achievements, ito yung kanilang narating. Ang sabi ni San Pablo, meron din akong ipagmamapuri. Meron din akong ipagsisigawan. Yan yung mga hirap na naranasan niya. Pero sa kabila ng hirap na ito, alam niyang nasa kanya ang Diyos. Kaya kahit anong hirap, nakaya niya at kinakaya niya. Yan ang tunay na kayamanan ng isang alagad ng poong Jesus Nazareno. Amen? Sitayo po ang lahat. Inahamon tayo ni Jesus na mag-ipon ng kayamanan sa langit kaysa kayamanan sa lupa. Ituon natin ang ating mga puso sa kalangitan sa ating panalangin. Ang ating itutugon,
Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang simbahan, gawing malaya ang mga kalalakihan at kababaihan sa pagkaalipin sa materialismo sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng mga bagay na pinahahalagahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga politiko at lingkod pang mamamayan, naway magsimula ng mga programa at proyekto sa kabuuang pag-uunlad ng lipunan at kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga taong pinagkakatiwalaan ng higit na kayamanan, naway mapagtanto ang kanilang katayuan bilang mga tagapangalaga lamang at hindi mga lubos na nagmamay-ari ng mga biyayang kanilang angkin. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Para sa ating humaharap sa pagsubok na dulot ng COVID-19, upang mapuno ang ating mga puso ng pag-asa sa gitna ng dilim na dulot ng salot na ito, manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Oh, Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alakati na may-alay namin sa'yo mula sa tangkay ng upas at butil ng trigo upang maging dugo at katawan mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakainin at pangalagaan at iyong dinudulutan ang banal na pakikinabang. Ipagalob mong kami huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang mukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon,
Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait, inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan." Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumaiyo rin. Mabigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusay kay kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami, umaasa. Oo, Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at sa ika'y kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga pangalaman.
ako. Poong Jesus Nazareno, salamat. Mahal na buong Jesus Nazareno. Mahal na buong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, na muna po ang lahat.